Ang motorsiklong nahagip ng CCTV na ito na dumaan madaling araw nitong Miyerkules sa barangay Dacon sa General Mariano Alvarez Cavite, nakaw pala. Nakaparada yan ng tangayin ng dalawang salarin. Nagkasan ang operasyon ng pulisya at natuntun sa Dasmariñas ang motorsiklo pati ang mga suspect na si James Brin at Christian Flores, nakaanak pala ng misis ng biktimang may-ari. Ibinenta nila ang motorsiklo sa suspect na si Mark Perel alias Makmak kapalit ang sabu. Tiyempo namang bumabatak ang ilang lalaki roon. Pagdating ng mga otoridad, nagpulasan sila at nagkabarilan. Nabaril ang dalawang suspect na magkapatid. Patay ang isa habang sugatan ang isa pa. Apat naman ang arestado. Nakuha sa kanila ang isa pang nakaw na motorsiklo, mga sabu, drug paraphernalia at dalawang kalibre 38 na baril. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at carnapping. At large si alias Makmak. Dahil na kayo sa akin, sir. Nagmamakaawa naman sa buy bust sa Bacoor, ang babaeng ito na galing para o Dasmariñas para magbagsak ng ilegal na droga sa lugar. Ayon sa suspect, sa kaibigan daw niya ang nakuhang droga. Ang lalaking kasama niyang naaresto, aminado naman sa pagtutulak. Nakuha sa kanila ang siyam na pakete ng hinihinalang shabu at buy bust money. Sa Cavite City, libang suspect ang nahuling nagbebenta ng ilegal na droga sa loob ng isang motel. Nakuhanan sila ng tatlong pakete ng hinihinalang shabu at buy bust money. Ayon sa pulisya, modus ng mga suspect na mag-check-in sa motel para di agad makatunog ang mga otoridad. Sa Kawit, nahuling tulak umano ang isang talod sa barangay Putol. Nakuha sa kanya ang isang pakete ng hinihinalang shabu, dilisensyadong kalibre 45 at mga bala. Print mo sa drugs, gano'n nakatagal? Ito lang yun. Paano nagpa-umorder sa'yo? Nagpapabili? Nagpapasabay? Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Darlene Kai, GMA News.